Bakit rabbit ang ating alagaan? No? Ano ba yung benefits ito sa atin? No? Unang-una, ang inuna ko yung market dito ng pet. Kasi ito yung existing market ngayon ng rabbit. No? Anywhere you go, marami namimili ng rabbit. They're selling this sa mga pet shop. But they're buying the pet at 100 pesos lang. Yan yung maximum nila. Meron yung iba, sabi nila, they could buy as much as 120 per piece. No? Pero at 100 pesos, okay, kikita rin. But minimal. No? Ang second market is our, yung experimental. One time, may nagpunta sa akin dun sa Quezon City Circle. Kasi every month, meron kami dong agribazar. No? Tiga RITM, yung Research for Tropical Medicine, something like that. No? So, nagpapasupply siya sa akin ng rabbits, mga 30 to 40 rabbits in one month. No? So, isang research institution lang to. And pwede niyong i-ano rin, yung mga medical school, ginagamit nila to for research din. No? And the third one is for the meat. Masarap siya talaga. In our case, so, ano eh, magmula nung nag-start kaming kumain ng rabbit, hindi na kami kumakain ng other meat. Instead of buying chicken, pork, or beef, kami pa ni rabbit. No? Even yung sahog sa ibang ulam namin, rabbit na rin. No? And buong pamilya, pati mga apo namin, kumakain ng rabbits. Tinuruan ko silang kumain ng rabbits. Pagka ayaw nyo kumain yan, huwag na kayong kumain. Kaya natuto sila. Ano? Ito yung sinasabi ko, one of the markets of rabbit. No? Turuan nyo yung pamilya nyo kumain ng rabbit. Kung you're spending, let's say, 5,000 pesos for chicken meat, pork meat, and beef, no? Meron na kayo kaagad na market for 5,000 pesos. Kasi tatanggalin nyo na yung inyong expenses on other meat. No? So, meron na kayong market, ready market, 5,000 pesos. No? Yun yung start. No? And, in the long run, since you are eating healthy meat, lesser kayo sa medical expenses. Ang next natin na pwedeng pag maging hanap buhay natin dito is yung pelts. Ito, hindi pa namin, ano to, hindi pa namin tinitignan kung anong pwedeng gawin. What we are doing right now is lahat ng pelts namin niipon namin sa freezer, pagka 100 piraso na, dinadala namin sa Mekawayan and pinapaprocess namin, pinatatan namin. Ang labas niya is like this. Hindi lang maganda to eh, dahil maraming napunit, but ito yung labas niya. No? It's a soft leather with hair on. Ito, binibenta namin ng 100 pesos. Nabibili ito sa amin sa mga bazaar. Kasi nga, magandang patungan sa office table. Sa Russia, sabi nila, mahal daw itong balat na yan. No? Tapos ito yung ginagawa rin na if you could see yung ano, yung sa mga cold countries, yung nakabalot sa kamay nila, nakaganyan sila, tapos nakabalot. Ito rin yan. No? Tapos yung mga collar ng jackets sa mga cold countries, ito yung ginagamit nila, pang combinations. No? And then, yung kanyang buntot, at saka yung kanyang paa, we could make that into keychain. Yung paa nga, sa Europe, they consider that as a lucky charm. Ang normally sa Europe, pagka nakakita kayo ng kotse, may nakasabit na rabbit's paw, ang tawag nila. No? Yung keychain, ganun siya. Ito yung buntot eh. Yan. Yan yung buntot niya. Yung kanyang manure ng rabbit, this is the only manure na ang tawag nila is cold manure. Pwede nyong gamitin yung rabbit manure ng fresh. Any other manure, pagka ginamit nyo siya ng fresh, mamamatay ang halaman nyo. Kahit na yung kambing, yung baka, kalabaw, baboy, manok, and other animals. Basta kinuha nyo yung fresh na manure, ilagay nyo sa halaman, patay yung halaman nyo. Especially chicken manure. Pero ito, proven it, we tried it, fresh manure, lagay namin sa pechay, ang gaganda ng pechay nyo. Ganun siya kaganda. No?
So much so, kung gagawin nyo dyan, is ganito. Lahat ng aming mga ilalim ng rabbit tree is vermiculture. Alam nyo ba yung vermiculture? Ito yung pag-aalaga ng bulate. They culture the vermi or the worms para kunin yung kanyang manure, yung vermicast, para gawing fertilizer. No? So kung ang inyong substrate na gagamitin for vermiculture is rabbit manure, mas maganda. Mataas yung kanyang nitrogen, yung NPK niya, potas, at saka yung potassium. Pagka nag-harvest kami niyan, what we are doing is tanggalin lahat yung rabbit na sa ibabaw. Then kukunin lahat yung vermicast, including the worms. Lalagay sa isang side. Dalawang side yan, kabilaan, lalagay doon. And then tatakpan ng tarpaulin. After 2 months, no, yung mga itlog ng vermi, mag-hatch na, magiging bulate na rin. Tapos yung pinag-harvestan nyo ng vermicast, lalagyan namin yan ng semi-decompose ng mga dahon. No? So, by natural migration, lahat ng bulate pupunta rin sa gitna uli. Aalis na sila rin sa tinakpan nyo ng tarpaulin na vermicast. Kasi nga, yung tinakpan nyo ng tarpaulin, matutuyo na yan. Hindi na siya, wala na siyang moist. No? So, at mauubos lahat yung pagkain doon, pagka naubos yung pagkain doon, magta-travel yan, hahanap sila ng pagkain. Pupuntahan nila uli yung gitna. Lalabas sila doon sa loob ng takip na tarpaulin. So, yun yung ginagawa namin by migration. Kasi kung isasalain yung ganun, may stress yung bulate, pati yung itlog, makukuha nyo, maharvest nyo. We assure lang na yung ilalim ng paglalagyan namin ng rabbit is all lupa, soil. Wala siyang semento sa ilalim. Kasi makaka-experience kayo dyan kung mag-aalaga kayo ng rabbit, sementado yung ilalim ng rabbit. Kahit one pair lang, asahan nyo yan, in 1 week time, mabahong-mabaho na. Mapanghi. Ganun yan. Kaya kailangan, kung existing na, sementado, maglagay man lang kayo ng mga 1 foot na lupa. As long as wala naman langaw yan eh. Kasi pagka pinuntahan ng langaw, that's the problem. Kasi yung langaw, pupuntahan na rin yung rabbit. Pati yung mga anak niya, pati yung kinakain niya, may langaw na rin. So yung langaw yung nagdadala ng bakterya. Dito, walang langaw yung mga rabbit nila. Ang hog pellets, ang crude protein content ng hog pellets is more than 20. As a 24 yan, 26. Mataas yung kanyang crude protein. Ang rabbit, they need only 16% to 18% crude protein. No? So, nangyayari, kumakain yung rabbit ng hog pellets, inilalabas niya yung other crude protein. And this crude protein converts into methane. Ito yung nangangamoy. Ang kung alam niyo yung mga additives na ginagamit sa different livestock, no? Yan yung mga atubi, yung mga ganyan. Kung narinig yung atubi, o yung mga EM, sinasama yan sa pigs. Kasi nga, ito yung tumutulong dun sa hayop para ma-fully digest yung kanyang kinakain na pigs. Para pag-release niya ng kanyang manure, fully consume. Wala na siyang protein. So, hindi siya babaho. Kami ho rito, we don't buy the additives, mga atubi, ganon. But before, I'm using it. We're using fermented. Nagpe-ferment kami ng plant juice. Pag kami available na prutas, yung mga saging na overripe, we ferment that. Ito yung pinainom namin sa rabbit. Sa ngayon, ang rabbit ho is wala siyang sakit na pwedeng ihawa sa tao, communicable sa tao. Sa ngayon, ha? Unlike chicken, meron tayong avian flu. Ang pig natin, meron tayong foot and mouth, including dyan yung goat, carabao, and cattle. No? So, merong mga disease na pwedeng ihawa yung mga tao. No? Sa ngayon, since ang rabbit hindi pa masyadong pinapansin, wala pang masyadong intervention ng science sa rabbit, hindi pa pinabibilis ang laki, so wala pa siyang nadidevelop na sakit.